Work on it. Wala kang action na gagawin. Dito ako ngayon, kasama ko yung manager namin, si Boss Gilstein. Papakilala ko sa inyo. Boss, matanong ko lang, ano nga yung ano mo, mission ambition mo, bakit binuo mo yung team Gilstein? Para ipagpatuloy namin yung naumpisan namin dito sa Qatar at hindi mawawala agad-agad. Ano sabihin ko? Ano ba na? Sino ba tingin mo? Coach Ed, happy birthday! God bless you, sir! Shout out sa pamilya ko sa Pinas, sa isawat na naman ng group sa Qatar. Kay Kylie, anak ko, para naman kay dad. Ngayon, salamat din sa paglaro ni Boss Jing. Dahil ngayon, may pagkakataon ko pagpapaya sa magpapag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 
Skills ng every player. At the same time, yung dribbling skills nila kasama dyan. Kasi lahat yan didepensa sa'yo at ikaw din magdi-dribble. So, palitan yan lahat. So, kung meron kayong 12 sa isang team, hatiin nyo into 2. So, tag 6 sila. Then, lahat yan iikot para makompleto yung drills na to. So, kung makikita nyo, after nilang mag-dribble, hindi depensa, ipapasa ulit dun sa kabila para magdepensa siya ulit. Iikot yan. So, lahat yan magkakaroon ng sariling depensa sa lahat ng 5. So, iikot yan lahat. Continuous yan. So, dapat hindi hinto hanggat hindi matapos lahat para magtuloy-tuloy talaga yung stamina para mabuild nila.
guys, medyo ano, hindi pa nila na ako kakagod yung instruction ko. So, pinapakita ko sa kanila na kailangan ipost nila yung sarili nila. Sila din naman ang mag-benefit nito in the future. So, sana walang susuko sa drills namin. Yun lang. So, sa drills na to guys, dito kami nagtagal. Ang daming nalilito sa instruction yung pattern, hindi na makuha kaagad. So dito pinapaintindi ko sa kanila na kailangan magiging maayos yung takbo namin dito, yung drills, at masunod nila kasi magagamit namin to sa laro. At the same time, nagbibuild doon ng stamina. Kung mapapansin nyo, more on passing kami at more on running. So may mga layup din, so dapat dito masasanay kami na magiging sure goal yung mga layups namin kasi habang pagod, dapat ipupus natin yung sarili natin para pagdating sa laro ay medyo magaan na lang. So hopefully hindi sila susuko. Dito guys, magtuturo na ako ng place namin, which is yung gagamitin namin sa laro. Ito yung sistema na i-apply ko. So dito, bilang experience ko sa pagko-coach, dito talaga yung pinakamahirap na part kasi may mga players na hindi nakakakuha agad ng instruction. So dapat ipaintindi natin sa kanila kung ano talaga yung rule nila dun sa play na ginagawa natin. So kampante naman ako na makukuha ng mga to. Ano lang talaga, patience lang para ma-adapt nila yung sistema. So good luck sa amin guys kung ano talaga yung patutunguhan namin dito. Makikita nyo kung anong result in the future.
happy naman ako sa result ng practice namin. Halos lahat medyo naka-adapt naman na sa sistema. So sana hindi nila makalimutan. So again, sana hindi kayo magsawang manood sa channel ko at subaybayan niyo pa ang mga iba kong videos about dito. So maraming salamat ulit sa inyo guys. Lahat ng tropa dyan.